Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang The Working President at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa programang para sa ating bayan at mga mamamayan. Para sa ating episode this week, hatid namin ang naging pagbisita ni Pangulong Arroyo sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ang mga lugar na ito sa Caraga Region kamakailan lang ay nagkaroon ng mga pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan. Naging maagap ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng mga kinakailangan tulong para sa mga residente nito. Narito ang buong ulat. Sa loob ng siyam na araw mula January 10 hanggang 18, sinalanta ng baha at landslides, bunga ng walang tigil na pag-ulan, ang mga lalawigan ng Dinagat Islands at Surigao del Norte sa Mindanao. Ilang daang pamilya ang nawala ng tirahan at kabuhayan. Oh, at saka, for the first time, ngayon lang nangyari, walang bagyo, walang signal, pero lumaki yung dagat. At saka yung pinakataas na nilagyan ng mga pampots, naabot pa. Kaya ito ang nangyari. Dahil sa trahedya, bumisita si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa mga apektadong lugar noong January 21 para alamin ang kasalukuyang sitwasyon doon at ipaabot ang tulong ng pamahalaan sa mga biktima. Una niyang pinuntahan ang bayan ng Tubahon sa lalawigan ng Dinagat Islands. Bukod sa mga pamilyang nawala ng tirahan, nasira rin ang seawall, pop boats, fishing boats at water system sa bayan. So ang nangyari, by January 10 up to now, wala kaming tubig dito. Doon kami kumuha sa mga ano lang, mga wells at saka yung mga small spring na hindi sapat sa pangangailangan ng tao. So hanggang ngayon, tinitiis namin yan at magpasalamat kami sa programa ng Pangulo, Her Excellency Gloria Macapagal-Arroyo, na bibisitahin yung mga victims of calamities like flash floods. So siguro in the first place, I would like to thank God that isa yung bayan namin napili na presidente na bibisitahin. Matapos ang briefing, namahagi si Pangulong Arroyo ng food packs sa mga biktima ng baha. May 1,500 pakete ang ipinamigay ng Philippine Amusements and Gaming Corporation, National Food Authority at Department of Social Welfare and Development. Nagsagawa rin ng isang araw na medical at dental mission para sa mga residente. Mula Dinagat Islands, dumiretso ang Pangulo sa Surigao City, lalawigan ng Surigao del Norte, na kung saan may 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan bunga ng matinding pagbaha. So right now, we are trying to give them assistance galing ng ating calamity fund and at the same time itong binigay ng presidente. Magbibigay tayo ng relief packs galing sa presidente mismo. And at the same time, mayroon tayong medical mission na ongoing ngayon at mayroong mga libreng gamot. Libre lahat ito, consultation at saka pagbibigay ng gamot. May 3,000 food packs ang ibinigay sa mga biktima ng kalamidad at mahihirap na residente ng Surigao. Bawat food pack ay naglalaman ng 2 kilong bigas, 1 kilong asukal, instant noodles at corned beef. Ipinamahagi ito ni Surigao City Mayor Alfonso Casura at Tourism Secretary Ace Durano na siyang kumatawan kay Pangulong Arroyo. Bandang alas 3 ng hapon noong January 21, dumating si Pangulong Arroyo sa Surigao City Airport at doon ay pinangunahan ang Regional Disaster Coordinating Council meeting para alamin ang disaster, relief, and rehabilitation efforts na isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng lalawigan
upang matulungan ang mga biktima ng flash floods at landslides. We're very happy. I think I have now a mixed feeling. I can understand. Anyway, siguro pinagbigay ito ng Diyos kasi talagang kailangan namin ang bisita ng Presidente. Pinakaano kami dito eh, pinaka-depressed area. Pinakalayo kami sa Malacañang. Halos hindi kami makaabot sa Malacañang. Maski na sa pagpasok doon, mahirap. Pero ito, the opportunity. And I would like to repeat, I would like to thank God and thank the President for coming here para makita niya ang real situation ng bayan ko, real situation ng mga tao. Sa bawat kalamidad o trahedya na nangyayari sa bansa, mabilis na umaaksyon ang pamahalaan sa pamumuno ni Pangulo Arroyo upang matiyak na agarang maseserbisyohan ang pangangailangan ng mga biktima at maibalik sa normal ang kanilang kabuhayan sa loob ng mas maikling panahon. Bago tayo mag-break, alam nyo ba na mula ng manungkulan si Pangulong Arroyo bilang pinuno ng bansa, binigyan prioridad na niya ang pagtataguyod ng micro, small and medium enterprises o MSMEs. Alam nyo ba na mula taong 2004 hanggang sa pagtatapos ng 2008, nakabuo na ito ng 3.1 million new jobs para sa ating mga kababayan? Sa kabuuan, may 3,057,973 jobs na ang nalikha nito. Nalampas pa sa target na 3 million jobs. Kasunod nito, nakapagpautang din ng may kabuuang 284.5 billion pesos ang pamahalaan sa mga nais magnegosyo. Magbabalik agad ang The Working President after this reminder.